So ngayong araw nga natapos ang NBA trade deadline at syempre inaasahan na rin natin na maraming trade na i-announce itong si Woj at si Shams Aranya na mga well-trusted source pagdating sa mga NBA trades. At ngayon nga, babasahin natin at i-update ko kayo sa ano ba nangyari at sa mga trade nga na nangyari sa araw na ito. So para nga sa panguna, itong si JaVale McGee ng Cleveland Cavaliers ay na-trade nga para kay Isaiah Hartenstein at dalawang second round pick. So napunta na nga itong si JaVale McGee sa Denver Nuggets. So siguro nga gagamitin itong si McGee para maging backup center dito kay Nikola Jokic. At kung hindi nyo nga natatandaan, itong si JaVale McGee ay naglaro nga rin para sa Denver Nuggets dati. Sa susunod nating trade, isang big name trade na itong si Nikola Vucevic ng Magic at si Alvaro Aminu ay na-trade nga para kay Otto Porter, Wendell Carter Jr. at dalawang first round picks. So itong si Nikola Vucevic at si Alvaro Aminu ay maglalaro na nga para sa Chicago Bulls. Hada naman si Otto Porter, si Wendell Carter ay maglalaro na nga para sa Orlando Magic. At isa pa nga trade ang ginawa na itong Orlando Magic dahil ang kanilang guard, ang kanilang shooting guard na si Evan Fournier ay tinrade nga nila sa Boston para sa dalawang second round picks. So napaka-active nga ng Orlando Magic at tinrade nila ang halos lahat ng kanilang mga player na may malalaking kontrata. At ngayon, halatang halata mo na na-rebuilding mode nga itong Orlando Magic dahil siguro naiintindihan nila na hindi sila makakapasok ng playoffs or mananalo ng championship ng Nikola Vucevic at Evan Fournier lang ang kanilang duo. So inalis na nga nila ito at kumuha sila ng mga asset para sa kanilang pag-re-rebuild. At isa pa, hindi pa rin natigil ang Orlando Magic dahil si Aaron Gordon din ay tinrade nga nila. Para naman yan kay Gary Harris ng Denver Nuggets at si RJ Hampton din at isang 2025 first round pick. So yun nga mga trade na ginawa na itong Orlando Magic ngayong NBA trade deadline. At ito naman, Sacramento Kings, tinrade nga nila itong si Nemanja Bjelica, papunta yan sa Miami Heat kapalit ni Mo Harkless at ni Chris Silva. At ito namang Toronto Raptors, tinrade naman nila ang kanilang player na si Norman Powell papunta sa Portland Trail Blazers. Kapalit nito si Gary Trent Jr. ng Portland at si Rodney Hood. So tingnan natin kung maganda bang tinrade ng Portland Trail Blazers ang napakagaling na bata na itong si Gary Trent Jr. na 3&D ang laruan at pati na rin itong kanilang shooting guard na si Rodney Hood. So siguro din kaya nila kinuha itong si Norman Powell ay may experience nga ito pagdating sa championship. Nanalo nga siya kasama nun sa Raptors noong 2019. At isa pang trade, isang big name trade para naman sa Los Angeles Clippers, tinrade nga nila itong si Lou Williams. Kapalit nito, si Rajon Rondo ng Atlanta Hawks. So pinunan na nga ng Clippers ang kanilang napakalaking pagkukulang sa team na isang facilitator or playmaker para nga matulungan itong si Kawhi Leonard at si Paul George pagdating sa mga pagraran ng plays. So sa tingin ko, itong si Rajon Rondo ay magiging starter nga para dito sa Los Angeles Clippers. So tingnan natin kung mag-show up rin ba para sa Los Angeles Clippers ang playoff Rondo kagaya no sa Los Angeles Lakers nung nalaro sila ng championship last year. At sa pang big name trade na nangyari ngayong araw, itong Houston Rockets ay tinrade nga ang kanilang star player na si Victor Oladipo. Alam nyo ba kung para kanino lang tinrade itong si Oladipo? Para kay Avery Bradley at Kelly Olynyk lang at isang draft swap. So isang bag na nakaw ang ginawa na itong Miami Heat para kay Victor Oladipo. Isipin nyo yun, all-star level player itong si Oladipo tapos kapalit niya lang si Avery Bradley at si Kelly Olynyk. So isa tong bad trade para sa Houston Rockets. Tinrade nila itong si James Harden para kay Victor Oladipo tapos tinrade nila si Victor Oladipo para kay Bradley at kay Kelly Olynyk lang. So grabe, napaka bad trade para sa Houston Rockets. At para sa susunod, itong si Daniel Tice ng Boston Celtics ay na-trade niya sa Chicago Bulls para kay Mo Wagner. So yun nga mga most of the trades na nangyari ngayon sa araw na ito sa NBA trade deadline. At ngayon naman, ang mga player na na-buy out ay itong si LaMarcus Aldridge ng San Antonio Spurs. Nagbalik nga siya sa Spurs na 7.2 million para ma-buy out na siya. At si Andre Drummond din, alam nyo ba? Hindi nga siya na-trade at hindi naging successful ang balak na itong Cleveland Cavaliers na i-trade nga itong kanilang player na si Andre Drummond. At ngayon, nireport na nga na itong si Andre Drummond at Cleveland Cavaliers ay kukuha ng buyout. Nireport nga yan ni Chris Haynes according nga daw ito sa Yahoo Sports. So titingnan natin kung saan ba magsisign itong si Andre Drummond sa mga teams na interesado sa kanya. Ang Lakers, ang Nets,
ang Knicks pa nga sumali dyan at syempre yung mga iba pang team. So baka natin ang news kung saan ba magsasign itong si Andre Drummond. So yun nga guys sa mga update natin about sa trade na nangyari dito sa NBA trade deadline. Yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if not subscribe. Syempre mag-subscribe ko na dali everyday, meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!